Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa MS Del Pilar kung saan nandito ang buong team ng engineering department na nagsasagawa nga ng Oakland Cayusan at nandito nga si Congressman Roman Romulo at si Mayor Vico Soto naman ay nandito na rin. No? Tumating din dito si Barangay Captain Robin Salandanan at pinalubong agad ng mga taga rito si Mayor Vico Soto para makipag-daupan palad at alamin ang mga problema ng mga taga rito sa MS Del Pilar, Barangay Pinagbuhatan. Yan. Sa mga kaibigan, ito ngayon na araw-araw na ginagawa ng Mayor Vico Soto yung pagpunta sa mga ganitong lugar. Ayan, at nakikita natin yung pakikipagkamustahan ni Mayor Vico Soto. Talagang nakakatawa at hindi niya nga nalilimutan yung pagpunta sa mga ganitong lugar. So, ang pagpunta ni Mayor Vico Soto dito ay isang request ng mga taga rito para nga maidulog ang kanilang mga problema at mga dapat ayusin dito sa lugar ng MS Del Pilar, Barangay Pinagbuhatan. Hanggang doon sa taas at nakita niya may mga tao dyan at naglabasan din. No? So, dito sa Oakland Cayusan, ito yung mga ginagawa, ano, yung na-drainage ay kanila ng mga nililinis. Yan. Kanina meron na tayong paunang video doon sa page ng Gory Public at doon nga narinig na natin ang kahilingan ng mga tao ay yun na talagang na-drainage dito na nagkakaroon sila ng problema pag umuulan, bumabaha at talagang kailangan ng isaayos, hindi lang kalinisan, talagang dapat ay renovate talaga yun na drainage. And dinulog ng mga taga rito ni Cap Robin Salandanan yun mga problema. Pakita nyo na hawak na nga ni Mayor Vico Soto at ni Engineer Hagayo na pinakamapa ng lugar na ito, no, para maidulog nga yun mga problema ng mga tao. Yan. Doon sa mga viewers natin, maraming salamat po, ano, doon sa mga nagko-comment, lahat ng mga nanonood at isang pagbati na rin po sa inyo ng advance Merry Christmas. Ayan. Yan eh. Kita nyo yun na pag-uusap ng Barangay Captain dito na si Cap Robin Salandanan at ni Mayor Vico Soto kaugnay nga doon sa mga problema nga dinudulog nila. Para hindi sabay-sabay. Pero lahat naman yan magagawa nito dito. Sabihin niyo, kunwari, dito sa 12, siguro 5 o 6 na ayun, yun, kaya Deng Enrique, good morning po. Yan si Mayor Vico Soto, good morning. Yan ang sabi naman niya. Ma'am Tessie Suarez Espiridon. Ayan, nakita na natin ngayon si Mayor Vico Soto. Nakakatawa naman talagang araw-araw, ano? Yun na, Oakland Cayusan, sinasagawa dito sa iba't ibang lugar. Andito si Congressman Roman Romulo kanina nga ay una na nga dumating at naidulog na nga sa kanya yung mga problema anong mga tao. Kaya nakakatawa at nagtutulong-tulong nga sila para mapuntahan yung na iba't ibang si Vico na na-stress. Ayan. Si Vico na na-stress raw. Yung box culvert, yun ang experience dito. Para lakasin dito yung mataas mo ba? Balik mo na nawa yung box.
sa buong Auckland kayo san dito na sinagawa? Ah, katulad yung nasabi na po, ano gagawin na po dito next year ng City Hall, yung box culvert dito sa mismong kalsada na ito. Kasi talaga nagbabara raw dito eh. So ang tagal na raw hindi nagagawa ito. So yun na, sabi nga ni Mayor Vico na ano na nila para magawa na, na bid out na implementation na next year para box culvert na dito. Malaking, kasi kahit saka pumunta dito, tinatanong ni, sinasabi nila yung ano, yung problema talaga ay yung tumataas yung tubig. Pag box culvert, maging maayos. Opo. Okay po, maraming salamat po. Nang si Mayor Vico Soto. Ito yun na ano eh, yung kanina nga nakita na natin to sa isang page eh, no? Yung na drainage nga dito. Ayan, yun na isa sa mga inire-request ng mga taga rito. Kung mapapansin nyo, talaga naman barado na, na kailangan na talagang renovate yan. At maisaayos yun na imbornal. Na, ito nga yun na sabi nga ni Congressman Romaromulo kanina, talaga nga may plano na pala sa next year kaya gagawin itong mga drainage dito. Ayan. Ang gandang makita na yun mga namumuno natin kagaya ni Mayor Vico Soto ay talaga naman pumupunta sa mga ganitong lugar at nakipag-usap sa mga tao, kinakamusta ang mga problema. Only in Pasig. Only in Pasig lang itong ganitong mga tagpo na araw-araw makikita natin ang mayor na nag-iikot. Kay Deng Enrique, yon good AM po. Ganun din po sa inyo. Deng Enrique and Merry Christmas po. Kay yung Ma'am Tessie Suarez, Spiridon. Ayan, si Mayor Vico Soto. Good morning. Bait talaga. Ayan. Nagpa-feature na nga yung mga taga rito. Dito po muna. Dito po lahat. Okay, yeah. Dito naman po sa cellphone nyo. Yun. Salamat. Thank you. Ito, ang ganda ng meeting ngayon ni Mayor Vico Soto. Ayan si Engineer Neil at si Engineer Arta. Ayan, pinag-uusapan din nila yung mga problema na dapat ayusin dito sa lugar na ito. Ayan. Tinitignan na nga nila at tinuturo yung mga dapat ayusin. Tawa din sila, no, walang pagod. Araw-araw silang may oblan kayusan. Andito rin na si isang kaibigan natin na si Mr. Bonnie Florese. Ayan. Good morning. Isang pagbati natin sa mga viewers. Lahat yan. Dito kami sa Auckland Kaisan. May pinagbuhatan. Ano nga palang department kayo? Nalimutan ko eh. Department ko ay Solid Waste Management Office sa City Environment of Natural Resources. Senro. Ayun. Ayun sa Senro. Si Sir Bonnie. No? Siya yun na pinaka ano eh. Supervisor o field supervisor siguro ng Senro dito sa lungsod ng Pasig. Sunod lang tayo kay Mayor Vico Soto at tuloy-tuloy nga ang maglalakad yung pakikipagkamustahan sa mga taga rito. Ayan. So iwas natin ng konti, dito naman tayo sa mga iba pang dapat ayusin ito. Yun, Jesus Sila, King. Yan. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood dito sa page natin ng Pasig News Update. Sa mga kaibigan, kasama rin natin dito ang mga taga Bureau of Fire Protection na araw-araw rin natin na nakikita dito sa Auckland Cayusan. Kay Mary Grace, good morning po, Mayor. Maraming salamat sa mga viewers natin. At siyempre, yun na pagbati ko sa inyo ng Merry Christmas. Ayan. Humihingi din si Mayor Vico Soto ng pasensya din sa mga tao dahil
sa mga naninirahan dito dahil nakaka-istorbo nga ang sinasagawa nga offline kaayusan. Pero ito naman ay para sa kanila rin, no? Maging maayos ang kanilang lugar. Yan, yan mga taga rito. Yan na, nagpa-picture na nga. Okay, Ma'am Cassandra Concepcion, good morning po, Mayor Bicusoto. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ganon din sa iyo, Cassandra Concepcion. Okay. Yan mga kaibigan, dito ay dinudulog ni nun mga taga rito kay Mayor Bicusoto yung problema nila. Patungkol yata sa lupa at ngayon na ya ito. Nag-uusap na nga sila. Oo nga po. Nawasa po ang may ano. Tapos iniwan na ganyan. Sinintado po natin yan. Kailan nangyari? Nung nagsimula po sila mag-operate, hindi na magbago. Hindi po ang pandemic. Parang pa ito mga kaibigan at ito ngayon ay dinudulog ng mga taga rito. Kung mapapansin nyo, itong tinatapakan natin ay asementado pa, no? Pero pagdating dun sa bandang dulo ay talagang maputik na at sira na rin yun kalsada. So ayan, yun na pinag-uusapan ngayon ni Mayor Bicusoto at ng mga taga rito. Ganun po ang kausapin ko ulit yung nangyari. Tingnan natin, baka pwede bilhin muna ng LGU para walang problema. Pero habang, siyempre, matagal din po yung proseso ng pagbili ng lupa. Temporary measure muna tayo. So, baka dapat sa kasi sila naman yung review ko sa barat. Sige, tingnan natin. Pero yung ano, temporary measure natin, panambang. I think, memory. Yes, sir. Panambang po, marami. Narating si Pakagyan muna. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Babalitaan ko po kayo. Dinadaanan para hindi na po maging maputik. Wala rin po ang mga anong oras po? Umpisa po ng alas 8 hanggang ating kabigas. Nasa, yung mga kagtong po nila, nasa isang side. Sige, ano, wala na pong matahanan. Wala na pong matahanan. Sige po. Thank you po. Salamat. Mayor, thank you. Salamat. Ayan, at binanggit na rin ng taga rito. Isa sa mga taga rito kay Mayor Bicusoto, yun na pagkagabi ay marami na nga mga kariton na nakaharang sa kalsada at yun ay nagdudulot ng talagang obstruction. Pahanan natin ang panayam si Tap, kamusta po ang pagpunta ni Mayor Bicusoto? Ayan, okay naman ang pagdalaw ni Mayor Bico at saka ni Congressman Romulo. Nakita niya na yung mga pagawain dito sa barangay pinagbuhatan dito sa Procrosal at nadamay na rin dito ang Abesa na mayroon ng nakaset na paggawa ng drainage box culvert daw. Kaya natutuwa ang mga mamamayan natin dito sa MH Del Pilar dahil alam nila na nagtatrabaho talaga ang barangay pinagbuhatan. Ano po ang naging pangunahing problema dito sa inyong lugar? Ang pangunahing problema talaga nila, yung sakit sa ulo nila, yung drainage. Drainage sinundan nung sa aso. At tapos sinundan naman nung panamba. Kaya lahat naman tinugunan at inactionan. Isang mensahe na lang po natin sa mga kabarangay natin. Ayan, muli mga kabarangay ko sa pinagbuhatan, maraming salamat sa support at tiwala. Nakita nyo naman na nagtatrabaho kami, ang buong council ng barangay pinagbuhatan. Talagang inaayos, inaalam at sinusuri kung ano ang tamang dapat gawin. Kaya muli, maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa ating lahat. Okay po, maraming salamat.